Pinamagatan ko itong Japanese Treasure, Recap number 9, Deadly Poison Trap, Methane Gas. Ito ang pamagat sa content na ito, mga ka-TH. At dito rin ninyo malalaman paano nga ba nilalagay ng mga Japanese Imperial Army ang mga poison na yan sa ilalim. Gaano kalalim? At ano ang dalang panganib niyan? At dito rin ninyo malalaman ulit kung paano rin ninyo maiiwasan yan, mga ka-TH, para makaiwas ng disgrasya. Kaya halina't sabayan mo na ang simple lecture kong ito. Umpisahan na natin. Ganito yan, mga madam at mga sir. Ang ganitong mga klaseng paglagay nila sa trap, mga ka-TH, yung tipong nailagay na ng maayos ang tinatago nilang mga kayamanan sa ilalim. Ngayon, pag nailagay na yan, tatabunan na yan. Pag natabunan na yan, sa bandang ibabaw ng target, dito man parte sa sentro or dito sa gilid, maglalagay na sila dyan, mga ka-TH, ng madalas chamber talaga or small cave. At pag na gawa na nilang matabunan ang layer na to, ayan, dito na sila magpupukos sa side sa mismong ginawa nilang chamber para paglagyan ng methane gas. At ganito yan, mga ka-TH. Mag-uuto si Commander na ilagay na ang poison gas sa ilalim. Subalit, dalawang uri ito, mga ka-TH. Ulitin ko ulit, dalawang klase ito o dalawang uri. Una, literal na mga chemical talaga, kung saan nasa loob yan ng mga drum. Ibig sabihin, nakatimpla na yan, mga ka-TH, templado na yan. Kulang na lang buksan sa ilalim at ibuhos sa ginawa nilang chamber para sa poison na ito. Ito. At ang pangalawa, gawa siya, mga ka-TH, ng patay na mga hayop. Para maintindihan talaga ninyo, ayusin natin kasi buhay ang nakasalalay nito. Tulad dito sa ginawa kong illustration. Halimbawa lang, patay na hayop ng kalabaw, baka, kabayo, pwede rin kambing, basta marami yan, mga ka-TH. Hindi bababa yan ng 5 o papuntang 10 na mga baka kung saan sinasalpak nila sa ilalim. At nandito ang ginawan kong illustration tulad niyan, mga ka-TH. Ibig kong sabihin, ang deposito nasa ilalim pa mismo ng chamber na ito. Sadyang ginawa talaga nila ang chamber na yan or cave na yan para dyan ibuhos ang methane gas na ito na nasa drum. Templado na yan, mga ka-TH. At sabi sa akin ng mentor ko, lahat ng nasa ilalim kasama sa pagbuhos ng methane gas na nasa drum, ito, lahat yan, mga ka-TH, naka-gas mask sila. Ngayon, pag nabuhos na nila yan, depende sa utos ni Commander, 2 drum ba, 3 drum, o 4 na drum. Tatakpan na nila yan, mga ka-TH, ang mismong butas na ito. Sa madaling salita, maliit lang ang butas na yan. Yung tipo lang makapasok ang tubig galing mismo sa drum na binuksan nila. Ayan. Ngayon, pag okay ng lahat, isisilyo na nila yan, mga ka-TH. Takpan ang butas na yon at aakyat na sila sa taas.
Ngayon, pag okay na, ibang grupo na naman ang patuloy sa pagtabon. Nagdidepende pa ito sa lalim. Dahil kung nakapwesto ito sa 45 feet under, magdadagdag na naman sila mga katits ng ibang chamber para sa ibang trap na naman. Ganyan ang plastada. At base rin ito sa mga na-encounter ko sa actual operation namin, lalo na sa Laguna. Nako, ganito talaga ang sistema mga katits kung saan natamaan namin sa operation namin sa Laguna project yun. Puno siya ng methane gas. Ngayon, kung hindi man style siya literal na liquid na mga drum na binuho sa ilalim yung laman, ganito ang ginagawa nila mga katiits. Ayan, nilalagay nila ang mga patay na hayop tulad ng kalabaw, kabayo, or baka man, or kambing. Pero hindi yan nag-iisa mga katiits, marami yan. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi bababa ng 5 hanggang 10. Alam niyo ba bakit? Sa panahon na mabulok na ang mga hayop na ito, kung saan nilagay nila sa loob ng kuweba or chamberman, nako, delikado pa rin yan mga katiits. Kung sino man ang unang makabukas niyan, sigurado good luck talaga mga katiits. Hindi yan magkalayo dito sa ginawa nilang pagbuhos sa chemical. Ang kaibahan lang, literal talaga ito na timplado. At ito, gawa siya ng mga patay na hayop. Methane gas din ang kalalabasan nito pag nabubulok yan at sobrang tagal na hindi mabubuksan. Ayan mga katiits. Kaya dito naman tayo, paano ninyo maiwasan yan? Ganito yan mga katiits. Nandito ulit ang ginawa kong illustration para masundan talaga ninyo. Kung ito man ang nilagay sa ilalim, hindi rin magkalayo dito sa isa na mapanganib. Sobrang mapanganib yan mga katiits. Kung sino man ang makaunang makabutas dito sa parting ito, pagbukas niya, halimbawa dito kay nag-down, nako, unang labas ng hangin dyan mga katiits, lalo na't malalim na ang mga hukay ninyo. At ipalagay na lang natin na nasa 45 feet ito. Itong cave na ito kung saan puno siya ng methane gas. Ang 45 feet na yan mga katiits, hindi ganun kadali umakyat yan, lalo na ang hagdanan ninyo putol-putol, dugtong-dugtong. Mahirap mga katiits, lalo pag bukas nyan, napuruhan agad ang kasamahan ninyo. Yun lang ang malaking problema mga katiits. At yung mag-rescue sa taas, hindi na siya basta-basta makalapit dahil nakakahilo talaga ang amoy. Kawawa ang nasa ilalim mga katiits. Talagang mamamatay siya. Good luck talaga. Ngayon, ganito ang bantayanan yan mga katiits. Malalaman ninyo ito pag malapit na kayo sa mismong poison na ito. Ito yung cave niya or chamber niya na malaki. Malalaman ninyo yan mga katiits. Alam niyo ba bakit? Sunog ang ibabaw. Dito banda, gumamit tayo ng ibang kulay. Dito banda sa taas. Yan. Sunog yan mga katiits. At naglalangis. Ibig kong sabihin, dito galing yan sa ilalim, sa sobrang tagal. Naglalangis ang lupa at saka sunog yan. Lalo na ito. Itong chemical na ito na ginamit nilang binuho sa area
mismo dito sa cave na ito. Nako. Yan ang nabantayan ko yan, mga kapits. Malayo pa lang. Malalaman niyo agad. Dito kayo sa taas. Palagay natin na sa 2 feet na lang or 3 feet bago ninyo mabutas ang kisame niya at ito yung kisame niya. Mababantayan ninyo agad yan, mga katits, dahil pag hinawakan ninyo ang lupa banda dito sa taas niya, malangis ang lupa, mga katits, at papunta na yan sa sunog hanggang palapit ng palapit kayo sa kisame niya. Mapapansin agad ninyo yan dahil sunog siya at lumalagabog. Ibig kong sabihin, alam nyo na, pag lumalagabog banda dito, may butas sa ilalim. I-plus mo pa yung malangis na lupa at i-plus mong iba ang amoy. Kahit ganun pa man kalayo, mga katiits, mapapansin ninyo banda dito sa taas, mga katiits, dahil ang amoy niyan parang pinaghalong kerosene at saka diesel. Ngayon, may warning na kayo niyan sa amoy pa lang. I-plus mo pa uli ang malangis na lupa. Parang nagmamantika na medyo ang lupa. Pangalawa na yon. At ang pangatlo, lumalagabog. Nako, ibig sabihin, may butas ang ilalim. Sure bull na, may laman niya na methane gas. Ngayon, dyan na kayo umiwas, mga katiits. Umakyat muna kayo sa taas. Kung dito naman, kung dito ang butas ninyo. Dyan. Bago man ninyo mabutas yan, umakyat kayo sa taas. Pagdating sa taas, mag-request kayo ng gas mask. At pagbaba ninyo, isa lang muna ang nasa ilalim. Siya lang muna ang magbutas para mabuksan ang area na ito. Pag nabuksan na yan, talagang babalaho talaga ang mga bara ninyo dyan. Dahil ilang bisis na kami naka-encounter, mga katiits, pagbukas ng abantiro ko, tagos ang bara de cabra sa ilalim. Sabay angat ang amoy. Ibang amoy, mga katiits, napakatapak at sakit sa mata. Dritsuhan siya akyat sa taas. Akyat agad siya sa taas. Pero may backup na rin ang baywang niya kung saan tinalian ng lubid. Kasi kung mahilo man siya sa kalagitnaan sa pag-akyat niya, pwede namin siyang hilain. At kami man, kahit nasa taas, nakapwisto, may mga gas mask din kami, mga katiits, para safety talaga at walang madidisgrasya. Kasi mahirap na, mga katiits, hindi pa kayo nakabingo. Subalit, nauna na pagkadido ang mga kasamahan ninyo. Yun ang pinakamahirap, mga katiits. At dito tayo sa isa. Kung ito man ang nilagay, mga katiits, hindi ito naglalangis ang lupa niya. At hindi rin masyado sunog sa ibabaw ng ginawa nilang chamber or cave. At dito nila sinalpak ang mga patay na hayop sa ilalim. Mapapansin na lang ninyo yan, mga katiits. Alam niyo ba bakit? Pag malapit na ninyo mabubuksan yan, ang ibabaw niyan, balik tayo sa una, lumalagabog ulit. Mapapansin rin ninyo ang amoy. Pangalawa, iba ang amoy nito, mga katiits. Parang pinaghalo na bugok na itlog or nabubulok na puno ng saging or bulok na bangkay ang amoy. Kaya alam na ninyo agad na may methane gas sa ilalim na nakabang, lalo na't lumalagabog. At pang-apat, mapapansin ninyo sa taas ng butas ninyo,
Lagay natin dito ang butas ninyo sa taas. Gumawa tayo ng magandang illustration para maintindihan talaga ninyo, kasi mahirap na madisgrasya kayo. Dito sa mismong taas na ito, mapapansin ninyo dyan, maraming langaw mga katids. Nako, pag nilalangaw ang butas ninyo, kahit umabot man ito ng 45 feet under na buksan ninyo, bantayanan na yan mga katids. May nakaabang na methane gas sa ilalim, kung saan nasa loob ng chamber dahil lumalagabog na nga siya at iba ang amoy. Magkaiba itong dalawa na ito mga katids, yung impact nila. Iba yan at iba rin ito. Yan lang ang maipayong kaibigan ko. Ganon din ang gagawin ninyo pag ito ang natamaan ninyo sa ilalim. Sumuot din ng gas mask ang kasamahan ninyo bago niya butasin, kung sa kagustuhan ninyong butasin at diskubrihin kung may laman ba ang chamber or cave na yan, kung saan nilagyan ng methane gas. Ayan mga katids, para makaiwas ng disgrasya. Dahil kung ibase ko sa mga exploration ko mga katids, nako, ilang beses na ako nakabukas ng ganito sa ilalim, kung saan ang laman ng mga cave ay poison. Pero ganun pa man, dahil nakatutok ako sa mga kasamahan kong mga digger, bago pa namin mabutas yan, sinasabihan ko na sila. At higit sa lahat, bantayanan rin ninyo ang mga sign na nakalagay sa ibabaw nito. 3 feet under bago siya mabutas, may final sign dyan na pangdiinan na mag-ingat na kayo dahil may trap sa ilalim. Number 1 talaga nito, batong pula. Pulang bato mga katids, na para siyang lipstick. Pag iguguhit ninyo sa ibang bato, sumusulat siya mga katids, para siyang lipstick or chalk. Ayan, nakalagay yan dito sa ibabaw. Yan. Kung hindi man, 3 feet under na lang yan, pangdiinan. Dito sa taas niya, bago ninyo matamaan, palagay lang natin mga 12 feet na lang or 18 feet. May sign dito ng ulo ng ahas. Kasi kung ibase ko sa mga exploration ko, ilang beses na ako na nakakatama mga katiits, sabi ko nako, may nakaabang na methane gas sa ilalim, naka chamber type yan or cave type, mag-ingat kayo. Ayan, pag down ng abantero, natatamaan talaga namin mga katiits. Kaya share ko na rin sa inyo para hindi kayo madisgrasya. Ayan mga katiits, para maiwasan na rin. Kaya hindi lang tayo naghahanap sa mga items, bantayanan rin natin ang mga trap na nakaabang sa ilalim, kung saan sadyang nilagayan ng mga Japanese Imperial Army para maging harang. At matatakot na kayo ituloy paghukay sa ilalim, mapadrip man sa gilid or dito sa kabilang gilid, base sa mga ibang sign na susundan, para itaboy ang mga maghukay mga katids at hindi makuha ang kanilang tinago. Yan ang totoo. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin mga katids, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo, para makaiwas kayo or makaiwas tayong lahat sa disgrasya or kapahamakan mga katids. Uulitin kulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katids.